and they are the households of Manasseh. And of Zebulun, he said, rejoice Zebulun in thy going out, and Issachar in thy tents. They shall call the people unto the mountain, there they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall sup of the abundance of the seas, and of treasures gained in Israel. And of Gad he said, blessed be he that enlargeth Gad, he dwelleth as a lion, and teareth the arm of the crown of the head. And he provided the first part of himself, because there in the portion of the lawgiver was he sitting. And he came with the rest of the people. He executed the justice of the Lord, and his judgments in Israel. And of Dan he said, Dan is a lion's whelp, he shall leap from Bashan. And of Naphtali he said, O Naphtali, satisfied with favor, and full with the blessings of the Lord, possess thou the west and the south. And of Asher he said, let Asher be blessed with children, let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in soil, in oil. Thy shoes shall be iron and brass, and as they is, so shall thy strength. There is none like unto God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall save his. Israel then shall dwell in safety alone. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine. Also his heavens shall drop down dew. Sabay-sabay. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency, and thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. Okay, let's pray. Panginoon, nakasalamat po sa inyo mga salita again na pag-aaralan namin, sa bilang namin, sa bawat isa. Panginoon, tulungan niyo po kami as our series na ito mag-umpisa, Panginoon, na aming isi-series din po, Lord, dahil particular sa aming pangailangan, Panginoon, ng kapatiran. Makatulong po ito sa amin, maintindihan namin kung paano kami kukuha ng tulong, ihingi ng tulong, or magbibigay ng tulong, Panginoon. Ito ay tema sa Bible at kayo po talong dakilang taga-tulong namin. So, ito ay matutunan namin ito, Panginoon. Sino man kami, Panginoon. At maraming salamat ugit sa mga kabataan na kabalik, Panginoon, ipalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good afternoon. Good morning sa lahat. Naisip ko na yung kanina mamaya eh. Title po nito is The Shield of Thy Help. The Shield of Thy Help, binanggit kanina dyan. Actually, yung pinaka-tema dyan, ang Panginoon yan, okay? And then, yung subtitle natin, which is yung mas madaling tandaan para sa ating series, is Helping and Getting Help, okay? Paano tumulong at kumuha ng tulong, manghingi ng tulong. So, yun ang pag-uusapan, kaya ang objective natin, para maintindihan natin, i-practice natin tong magandang bagay na to actually, no? So, minsan kasi iba naman, katulad ng ating pinag-pray, parang tingin ko kasi sa kanya, parang ano, kailangan niya ng tulong, pero ayaw niya aminin. Yun ang mahirap. Diba? So, lagi sasabi sa inyo, handa tayong tumulong, commitment ko yan sa Panginoon. Ibig sabihin, mas gusto ko nang nahirapan ako kaysa naman, makita ko kayong mahirapan na pwede naman kayong tulungan, makarecover, at pagpalain ng Panginoon, tapos wala nang nangyari. Eh, nahihiya ako eh. Either nahihiya ako, di mo, ayaw mong aminin yung pagkukulang mo, kainaan mo, and then yun. Either bumagsak ka, hindi ka makahon, hindi ka pagpalain, hindi ka masenso. Amen? Hindi lang sa pera po yung masenso, sa spiritual, ganun din. So kaya yun, sana practice din natin, hindi lang yung mga humihingi ng tulong, lahat din tayo kasi to some point, tayo ay kailangang tumulong din. At kinumad yan sa Bible. So anong gagawin natin? Sino bang, tanong ko pala muna, sino dito ang kailangan ng tulong? Wala, salamat po. Okay. Totoo lang, ano nyo, sino yung kailangan ng tulong? Taas ang kamay, kahit sa anong bagay. Taas kamay.
Mabata, kailangan niya bang tulong? Sa math, sa ano man yan. Totoo yan, no? Sa school, sa trabaho, sa business, sa buhay, spiritual. Gawaing bahay, gawaing church. Ano pa? Nasakyan, ano man yan. Knowledge, may impart sa'yo. So lahat tayo kailangan tulong. Kaya tinitingnan ko kayo. Nakita ko na agad yung ating thesis dito eh. Minsan, hirap tayong humingi ng tulong ni aminin kung kailangan ng tulong. Amen? Yun yung ating pinag-pray na isang kapatid na hindi ko alam bakit ano eh. Yun nga, ano talaga yung pinagdadaanan. Ibig sabihin, kailangan yung tulong. Ayun na, kayo yung humingi, either humingi ng tulong or ayokong aminin na kailangan tulong. Imagine mo yun, may nakita na pa yung ganun bata. Si ano, mag-pay natin sa GJX nga, isa doon. Si ano, yung sabihin, basta isa doon, binanggit ko sa inyo, no, sa kahapon. So, nahiya siya kasi, parang ayaw niya nang magbasa kasi nahuli na siya. Sabi ko naman, katulad yan, active sa church, matututo at matututo ko eh. Kaya huwag kang mahiya, basahin mo to, tiyagayin nyo, amen? Kayo mismo, sabi ko sa inyo, kausapin nyo malang, aga-aga doon, ayaw yung kausapin. Ayun, naiintindihan ko naman kayo kasi nga kahit nga ako dati, lone na ako, hindi ko naman ginagawa sa sarili ko, ba't ko pasigaw sa inyo ibang tao. So, kaya ang tinuturuan ko kayo ngayon, dyan na de-develop kayo. Isipin nyo lang, may isang tao na may pangailangan, abutin mo yung pangailangan niya. And then, ikaw mismo matututo ka. Ganyan ang sasabi ko din sa inyo sa kahit sa business eh. Gusto, wala akong business. Wala akong trabaho, wala akong... Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Ano yung sabi ko sa inyo? Napakadaling gawin. Prinsipyo, ha? Ito, ano na to, ha? Sokdulan na to. Ngayon kayo, kahit wala masyadong pinag-aralan, no? Kahit ang dami mong pinag-aralan, yung iba naman may pinag-aralan, may budget. Pero ganun pa rin ang sa... gagawin ko, pwede yung food industry, pwede yung IT, pwede nakakahilo, ayoko na. Ang ganun. Sa dami mo papasukin. Gusto kong mag-showbiz, huwag na. Okay? Ano? Ano yung guiding principle dyan? Lagi kong binabanggit na hindi ko alam ba din yung malala. Pa, hindi kayo malito, mabilis lang. Naalala niya yung sa illustration sa basura. O nakikinig ba kayo? Paano may nalaman yung ano? Obviously, hindi ka naman yung talagang ito yung sabi nyo kahit sa business ano yung unicorn. Hindi naman ganun. Ibig sabihin, purple unicorn pa tawag nila dun. Basta talaga saktong-sakto, sigurado, profitable. At least profitable. Paano ka mag-iisip? Paano ka hanap? Sa inyo, mag-aaral kayo. Anong course? Ano? Hanapin mo yung tingin-tingin ka lang sa paligid mo. Ano yung hanapin mo? Trabaho. Anong ang klaseng trabaho? Hanapin mo ano yung pangangailangan ng tao. Tandaan nyo ka na sa basura. Sabi nga sa inyo, pag naka-invento kayo ng makina, kung ano man yan, o proseso, na yung basura, problema po yan ng buong mundo. Oh, kasi saan mo ilalagay ito? Pag napuno na yung dumping area dito, sana magugalit yung tao dyan, saan ko lilipat yan? Eh, forever yan, lagi tayong may basura. Hindi mawala yan eh. So, isip ka lang. Isipin mo paano yon. Either proseso ba yan, service, or product. Gawin mo yon, ewan ko. Sigurado, talo mo pa yun. Sino pinakamayaman ngayon? Hindi ko na alam. Gaganyanan yun eh. Anyway, and then, ganun din sa ministry din, ganun. Nakita mo may isang tao dito na kailangan niya ng kausap. Kausap lang yan, ha. Now, yung iba sa atin, mahina sa ibang bagay. Iba, magaling sa ibang bagay. Diba? Ang kanina, nanibago kay kuya dyan, di nagsasalita eh. Ano pa lang siya rin. Dati, maraming kwento to eh. Nahintay ko lang. So, yung ibang tao, ganun. Di mo unahan yun. Talagang automatic yung ganyan. Yung iba naman, katulad ko, bago ako magsalita, nako, kailangan mong bayaran bawat salita.
Ganyan ako lalo dati po. Lalo dati. Ha. Ay, Diyos, ako parang ganyan. That's why. Nakamas ka pa rin. Dati kasi nakamas din eh. So, yan. So, lahat tayo kailangan tulong. Aminin o hindi natin, kailangan natin yan. And, sabi nga rin ba't kanina, sa trabaho, di ba? Kung kontento ka na dito, ayaw mo bang gano'n? Di ba? Mas mahirap yun, pero mas marami kang magagawa. Kung mas marami kang resources, marami kang pera, mas marami kang mapaikot. Amen? Ganun din sa ministry, makatulong ka, and so and so. So, isa na natin? Hindi ko alam kung ilang linggo tayo dito. Sa dami. Okay, again, ang title is The Shield of Thy Health, ang Panginoon yun. And then, pero yung pinaka-topic natin, helping and getting help. Paano ako hihingi ng tulong or ako yung tutulong? Ano yung tamang paraan? Paano ginagawa yan? Kasi po, alam natin na, yun nga, kaya nahihiya ibang humingi ng tulong, syempre, doon din yung idea na naisip yung sarili niya. Ba't ako hihingi ng tulong? For example, yan, sa kanina sabi, sa math, eh lahat naman tayo, tinuturuan. Tapos pag hihingi ako ng tulong, parang sabihin, ay, hina mo naman, parang ganun, di ba? Pero, sabi nga nila, kahit sa trabaho daw, pag may ano ka, matalino ka eh. Pag may hindi ka maintindihan, magtanong ka. Yun ang matalino, yung i-assume mo na lang, ayan, bahala na. Ano nangyari? Ha? Hindi ko maintindihan, okay, wala lang. Hindi ka matalino. So, lalo dito, spiritual. Yan ang ayokong mangyari sa church na to. Amen? Na, malinis na yan. Malinis na yan. Okay, yun ang mangyari. Kasi yung iba po, lumalaki yung church, ha? Maniwala kayo. May mga malalaking churches na, pero yung mga tao, hindi quality. Ibig sabihin, sa pomba lang, Bible din. So, alam nyo na yan, lalo yung mga kulto, lagi natin sinasabi, mga Catholic, kung ganyan, ano yung marami dyan, iglesia na manalo. Okay, hindi mga ligtas nga, yung pinaka-basic, di ba? So, tayong ligtas na, dapat tayo yung may karapatan tayo, tsaka may dahilan tayo para mag-focus ng gusto mag-aral at hindi kunwari lang na-aral. Kunwari Kristiyano, okay? So, lahat tayo kailangan natin tulong dyan. So, ako sinusubong abutin yan. Salamat si Brad, may in-open sa akin. Yung sinasabi ko lagi sa inyo, ha? May mga bagay na hindi nyo kayang gawin sa sarili nyo. So, pero alam nyo, ako'y makakatulong, pero hindi ko rin kayang, wala naman akong mga probe dyan, wala naman akong mga... Para malaman ko yung problema ng mga makapansin nyo na kayo lang makapansin. Lalo yung mga kamag-anak nyo. At yung mga, nasasabi mo kami, ano, so, sa DJX, may napansin si Brad, nag-aasaran. Kahit simpleng ganun. Ang pangit naman ng manghimaso ka na gagawa ka ng para, hindi mo na pinag-aasabi mo. So, may mga ganung bagay, may kinalaman spiritual, tsaka sa mga tao, especially sa either member or non-member. Sabihin nyo agad sa akin, men. Ako yung mag-aanan doon. Una pray, instruct, and then mag-analyze niyan. Whew! Wala pa tayo sa introduction. Introduction pa lang introduction yun. So, this time, so, kailangan nyo ng tulong? Gusto nyo tumulong? Pareho. Yung iba naman, pag tinanong mo, gusto mong tumulong, siyempre, isipin mo agad, may problema na nga ako sa sarili. Yung sa mga isip, papasok sa isip mo talaga, sila na lang parang, sige, kayo na lang. Yan. Kung sa pera lang, sino bang walang problema? Amen? So tayo, may blessing, pero ganun pa rin yan, patuloy ang bayad dyan, patuloy ang maintenance yan. Sabi siya, nautuwa ako dyan, pero pag nagbibilang na ako, patay na naman. Eh kahapon, tinitingnan ko yung gulong, parang ano na naman. Eh high Asian, laki ng gulong niya, mahal. Pwedeng credit card na naman, kaso bayaran na naman yun. Okay? So, kailangan ko ng tulong. Yan, inamin ko na sa inyo. Yan. Kayo ganun din, ha? Gusto yung tumulong. May proper way. Yan ang pag-aaral na sa series na to. Tama, hindi sayang yung tulong mo. So, ganyan yung consideration. Kasi meron tayong mga tinulungan dito even. Kaya nga, pag naaalala ko po yung mga tao dito, sa totoo lang, na binigyan mo ng pansin, binigyan mo ng panahon, tinuruan, di ba? Hindi ko na isa-isayin. Sasama ang loob ko, sasama ang loob nyo. Amen? Yung effort doon, oras, para lang matuto to. Hindi lang nga dito sa church, sa labas ng church, minsan may tulong yan na outside at labas na talagang in-expect sa atin. Iba yan, tuturuan mo magbasa, ano pa, iba dyan, kamustahin mo, may sarili ka rin problema. Para lang makabangon sila, hindi sila
masayang naman. Kasi naligtas, salamat, yung iba dyan, katulad kahapon. Inasa niyo po yan, maatin kayo. Ngayon si Daddy, kinakausap after ko ng kausapin, no? Pero, yun nga, yun ang mahirap, yung follow-up. So, mahirap na mag-solve winning, mahirap na mag-follow-up, mag-encourage. Pero kaya natin yan sa tulong ng Panginoon. Amen? Amen. Ang, ano natin, ha? Helping and getting help. So, this time, ay bago tayo sa main place natin sa Deuteronomy 33, kasi ilang paulit-ulit-ulit yung help, ang Panginoon, ang shield of thy help, and ang Diyos ang tutulong sa kanila, ganun din sa atin. Pero this time, gawin natin comprehensive. Lahat po ng, area, or lahat ng sulok, no, ng topic na to, i-cover natin series. So, tutukan nyo lang po. So, number one, sabihin ko agad sa inyo yung pinaka-conclusion, ha, at natamad kayo, at least alam nyo na. Pero parang tapos nakatingin kayo doon. Yung shield of thy help, ang Panginoon yan. So, pwedeng, for example, si magaling sa math, sino yung nagsabi ng math? Ikaw. O naray, si Juliana. Ikaw kasi nag-post sa Facebook eh. Sabi ni Juliana. Ano sabi mo? Kumakain ka ba ng calculator? Ang galing mo sa math eh. Parang ganun. So, may mga ganun din sa amin. So, paano mo siya tutulungan? Meron kaming homework, ikaw na gumawa nito, tama ba yan? Ganun din naman sa, may kailangan ako, kailangan ko ng pagkain ngayong araw. Ito, pagkain. Ay, salamat po. Bukas ulit ha. Tama ba yan? Ganun din naman dito. Okay, ganito yan ha. Maganda tayo mag-church tayo, susunduin namin kayo ha. Okay, sige. Isinundo, tulog pa, ginising pa. Next week ulit ha. Tama ba yun? Even worse, nakikita mo na, parang hindi nag-e-effort ang sarili niya, tutulungan mo pa. Yan yung mga nuances nito ng ating pag-usapan niya. Kaya, ang pinaka, again ha, sama rin ito, ang Diyos ang tutulong sa atin. Kasi katulad nun, yung sa math or sa spela, madaling illustration yung pera eh. Sa palagay mo, gano'ng kayaman ka para tulungan yung isang tao na kunwari kailangan yan araw-araw. Kaya mo ba? Kaya ko, pero gano'n ka? Gano'n tatagal yan? At nakakatulong ka ba dyan? For example, kung bigyan mo ng bigyan, nakatulong ka ba talaga? O makakasira ka pa? Sabi sa isang proverb na hindi nasa Bible, pero totoo din eh. Alala niyo ba yun sa Spanish, ano ata doon yung proverb, sabi niya. Give a man a fish, and he will ask you for a fish every day. Parang ganun. But teach a man to fish, and he, wala. If you give a man a fish, you feed him for a day. But if you teach a man how to fish, Tagalog, salip na bigyan mo lang siya ng isda, ano bang anong gusto niyo ngayon? Kanin na lang, bigas. Bigyan mo siya ng bigas, hindi napakain mo siya ng isang araw. Salamat. Pero pag tinuruan mo siya na magtanim ng bigas, so mangisda na lang. Kasi yung isda, andyan lang po. Alam niyo ba yun? Namamatay yan. Tumatanda, mamatay. Kakaanak, dumadami. Magkakainan sila. Ganyan po yung cycle ng pagkain. Kaya po sa Genesis, ganyan yan eh. Sabi niya, oh yeah, lahat yan, pagkain yung sa inyo yan. So kaya nakakamang ha, pag yung isang tao magugutom lang, mamatay sa gutom, anong ginawa mo? Baka unang na tinira ng kalaban siya, utak, yung pag-asa mo. At ayaw mo nang magsumikap kasi wala na yung pag-asa mo eh. Kaya ganyan po yung mga, sabi nga nila, mga makinginom daw, ganun yan eh. Lululunin ko ang problema ko sa alak. Pag-ising kinabukasan, mas malaking problema. Okay? So nakikita niyo na ba yung gusto ko sabihin? Introduction pa lang po tayo. Problema po to. Pero pag ito ay na atake natin, nasolusyon na natin, naging tama yung mindset natin sa gitong bagay, ay pagpapala to. Again, balikin na yun. Ikaw naman, yung sobra yaman mo naman, problema din yun. Lagi kong nakwento sa inyo. May mga kaibigan tayo. Lagi na sinasabi ko lang yung si Bezo, di ba? So, bandaming pera, walang maisip. Pumunta nga tayo sa buwan. Ano ba? Iba naman. Lagi sinasabi sa'yo kasi, kahit hanapin yun, dun yun, yung most expensive cellphone. Anong pinakamahal na cellphone ngayon? Ha?
iPhone 14. Mura yun. Yung mga sa Middle East daw, walang magawa sa pera. Yung pera, sabi mo, iPhone 14 na, nilagyan ng diamond, tinadtad ng diamond. Mga tanga, di ba? Kasi walang magawa. Kailangan nilang tulong. Kailangan nilang instruction. Ano sabi sa 1 Timothy 5, 9, and 10? Tama ba? 6, 9, and 10. But he that will be rich fall into temptation and a snare, into many foolish and hurtful lusts, which draw men to perdition and destruction. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So, Kristiyano man yun o hindi, pero parang Kristiyano eh. So, Kristiyano pinagpala, yumaman, hindi na lang gagawin sa pera. So, kailangan ng taong yun. Kaya sabi din ni Paul kay Timothy, siya rin nagsabi, charge them that are rich in this world, that they may not be high-minded, neither trust in uncertain riches. Ibig sabihin, kawawa yung taong yan. Pag yan, yumaman, hindi niya alam gagawin. Tulungan mo, Timothy. Hindi niya alam gagawin niya dyan. Baliw yan. Diba? Anong papasukin yan? Yung karamihan, mga lalaki, gano'n. Ang gagawin, gaasawa ulit. Walang magawa eh. O sira ang buhay, sira ang pamilya. Ano pa? Akain ng marami. Hanggang magkasakit. Ano pa? Bibili ng magandang sasakyan. Iyahataw. Iseset up pa yun kasi walang magawa sa pera eh. Doon, nabunggo. So, nakikita niyo ba yung sasabi ko? So, kailangan natin lahat ng tulong. Why do kayo mayam, mahirap? Ang tulong na kailangan natin sa Panginoon, maging matalino tayo, alam natin gagawin sa buhay natin. Okay? So, yun ang pinaka-summary. So, this time, banggitin ko again na yung tulong ng gagaling sa Panginoon, yan ang kailangan natin. Tingnan natin sa Psalms 28, napakarami natin Bible po ngayon sa series na to, no? 28, ito yung ang yung kapwa mo pwede mong tulungan, pero ang pinakamagandang tulong nang gagaling sa Panginoon. Okay, basa mo, ready, go. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am held. Therefore, my heart greatly rejoiced, and with my song I praise Him. Okay, Nay, kailangan ko ng help. Kailangan ko ng kape. Kahit saan, pwede ipasok yun eh. Oh, so sabi dyan, the Lord is my strength and my shield. Parang ano sa Deuteronomy 33, di ba? Ang Panginoon, kung naalala niyo si David, di ba? Yung nasabi niya, hindi po siya nagbibiro doon. I believe kaya matapang si David nung pinatay sa Goliath. Andun yung utak niya eh. Alam niya, nung pinatay niya yung bear, yung lion, ang nasa utak niya yung Panginoon. Gusto niya magtapat, gusto niya alagaan yung alaga niya. Yung trabaho niya, gusto niya gampanan. Ginawa niya, yun ang patabang shepherd. Anong pinatay niya? Yung lion, tsaka yung bear, matindi. Eh ngayon, may Philistine, mas magaling ang tao. Warrior yun eh. Sabi niya, I come to you in the name of the Lord. Ganyan po dapat tayo, men. May problema ka ba? Yung problema mo matindi. Walang makatulong sa'yo, sa palagay mo. Baka wala kasing pananampalataya. Wala kang pag-asa, basta. Ako, ganito ako, hindi ako nakapag-ganyan. Wala akong ganyan. Meron si mayroon pang kalaban. Gaganyanin pa nila ako. Wala na. Galing mo lang magsalita, pastor, kasi wala kang ganyan eh. Yun nga eh, bakit din mo alam? Kasi hindi ko sinasabi. Ako yung nagtatrabaho. May problema ako harapin ko yun. Baka ganun. Kaya wala kang makita, parang walang problema si pastor, no? Kasi kumbaga sa trabaho yan, si Mrs., pag alam ko na yan, pag hindi naglaba kasi, wala akong masuot eh. Tapos makikita ko yung tambak, di ba? Alam mo, kung magaling ka, parang hindi tayo natatambakan ng ano. Kasi, hindi ka natatambakan kasi ginagawa mo yung trabaho mo. Amen? So, ganun din sana tayo. Huwag niyong isipin na iba, walang problema kasi hindi mo nakikita. Minsan kaya hindi mo makita wala silang problema, tinatapos nila eh. Amen? Ngayon, yung mga bagay na hindi natin kaya talaga, katulad ni Goliath, balik lang natin, wala nang kaya kay Goliath eh, sabi ni David. Ang Panginoon, kasama ko, sino ba, sinong Goliath? Magaling palang ano. Alam yan eh. Lahat po ng laban, tandaan niyo po yan, mayroon laging solusyon. Ngayon, yung ibang bagay na parang walang solusyon, parang lang yun. Ang Diyos ang pinakamatalino sa lahat. Tanong mo siya.
Amen? Tanong mo siya pag tinuro niya, ganito lang weakness niya, laki-laki niya eh. O ikaw, ano ka, sintado ka pala. Diba? So, hindi ko na yan yun, ha? Kaya sabi dyan, ang Panginoon ang aking lakas, so offense, shield, defense, my heart trusted in Him. Magtiwala ka sa Diyos kasi, I am helped, therefore my heart greatly rejoices, and with my song, I will praise Him. Yun. Kaya iba, hindi makapagpuri sa Diyos kasi feeling niya, hindi siya tinulungan. Hindi siya tinulungan kasi hindi siya humingi. Or pwedeng tinulungan siya, binaliwala niya. Pag ikaw tinulungan, binaliwala mo. So, palagay mo sa akin dito, maraming lumalapit dito. Ang SMS lang ng talasan, eh, kilala ko na yun dati, binigyan na natin yun eh. Eh, ako nga, hindi namin prinsipyan sana, hanggat maaari. Eh, minsan, itong mga ito, magagaling na rin. Parang yung mga kwento, parang naano na nila eh, na perfect na nila. Kasi siguro, di ginagawa nila sa maraming tao yun. Alam na nila eh. Meron pa dito, oh, yung baptist daw siya, kaya siya ganyan. Ang galit, sabi, tatanong-tanong kunwari una eh. Uy, baptist din kami. Alam mo, ginagawa ko, pastor, ganito ginagawa ko, nagbabaybay ako. Sasabihin nila, sabihin ko sa kanila, nakwento ko na sa inyo ba yun? Kalimutan nyo na. Ganito yung style, sabi niya. Parang namamali mo siya, pero hindi, sabi niya. Share ko muna kayo ng, ano, ng salita ng Diyos. Sa bandang huli, sabihin niya, ako po yung ano eh, ito po yung trabaho ko, wala pong pinagkakitaan. Pwede po kayo mag-donate. Huwag mong gagawin nyo na. Sa totoo lang, iba kasi ganun. Nasarap pa naman sa ministry, okay naman sana yung kaso. Sa Bible kasi, balance dapat. Hindi mo pagkakitaan yung ministry. Unless, yung nabanggit natin nung Thursday, di ba? Ang Diyos na nag-set up sa mga Levites eh. Sa church. So, okay yun. So, kaya nga sa atin, set up natin dito, hindi pa rin, ano, kasi nga, nagatrabaho pa rin ako. Kasi nga, alam ko, yung kadamihan tao ngayon, hindi nila maintindihan yun eh. Ang dami nila nakitang sila ulong mga pastor, di ba? Tapos, tadagdag ka pa. So, what will happen? So, magkakatisoran lang, bandang uli, walang mangyayari. Kaya, at the moment, ganun po ang diskarte natin. So, I believe, obligation po ng church na pakain yung pastor. Yan ang sabi sa Bible. Yun ang nangyayari sa Levites, magtrabaho kayo, kasi nyo yung land, yung mga Levites, supportahan nyo. Okay? Haba, no? Anyway, so yan, pag ikaw ang Panginoon, ang iyong lakas, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanya, tutulungan ka Kanya, pagkatapos nun, mag-rejoice ka, ngayon, pakanta-kanta ka na lang. Yung taong to, may problema to, may sakit pa nga to, ngayon, pakanta-kanta lang. Sino sa inyong ganun? Ikaw ba, may insurance ka ba kung sakaling ganyan? Oo, sabi mo. Alam, insurance natin tayo. Tayo magtutulungan din dito eh. Ngayon, huwag kang umasa ng ano, ha? Yung ba, ganun eh. May sakit na, magpapamember sa iyo, no? Tapos kwento-kwento. Pag-pray mo ako, pero na, parang nanguhutot na. Anyway, next, sa Psalms 40. Kaya ang Panginoon ang ating tulong, ang tutulong sa atin, yun ang sinabi niya dito. May mga bagay na di natin kailangan, di natin kaya, I mean. Yung pangailangan natin, ang Diyos ang tutulong. Pakibasa po, ready? Go! But I am poor and needy, yet the Lord is yet upon me. Thou art my help and my deliverer. May no tarry. Okay, malinaw po yan, ha? So, kanino saan ba to? 40. David! Mahirap ba si David? Nung una, mahirap sila, no? Pero nung hari na siya, ang bira, yaman niya. Pero again, may mga problema siya. Si David naman, nakita niyo kung problema ni David, di ba? Yaman na, wala nang problema sa buhay. Spiritual, may problema pala. Okay? So kung natulungan sana siya doon in advance, no? Hindi niya na ginawa yun, eh. Alam niyo na yung kasalanan ni David, di ba? Kalokohan ni David. Kaya dito, sinasabi niya, Lord, ako'y may pangailangan, mahirap ako at marami akong kailangan. Kasi sabi dyan, yet the Lord thinketh upon me. Salamat. Ibig sabihin, hindi ka pinabayaan. Diba? Ang ganda nung isang mga preaching nung ano eh. Malawak kasi yung ministry niya. Ang sabi niya, na-observe lang niya, na I believe totoo ah. Kaya daw yung mga tao, ngayon, parang wala lang pag-asa. Kasi hindi nila nakilala yung Diyos eh. Feeling nila, nilagay tayo ng Diyos dito, so pinabayaan na tayo. So, palagay niyo, ganun ba ang Diyos? Nilikha ko kayo, tapos, bahala na kayo dyan, ha?
Di ba? Kahit nga magulang natin eh, pag pinag-aral ka na, di ba? Pamilya ka na, o bahala ka na. Kaya maya-maya, kamustahin ka niya kasi alam niya yung mga problema ang ma-encounter ng mga isawa, di ba? So, ang Panginoon, may pakialam pa rin sa atin. Kaya sabi nito, Lord, tulungan mo ako, ikaw ang tutulong sa akin, ikaw ang deliverer, ibig sabihin ng tag-deliverer, tagapagligtas. Pag may problema ako, hindi ko kaya, ikaw yung magsasalba sa akin. So, huwag ka na maghintay, parang ganun. So, ang Diyos ang magandang magiging katulong natin at magtutulong sa atin. Isaiah 41:10. Ito po yan, dito tayo sa point natin. Na marami po tayong points, hindi ko na nga nabilang. Pero point number one, divine help. Ang Diyos sa Panginoon, tayo hihingi ng pangailangan natin dahil kaya niyang bigay lahat. Pero hindi niya bibigay lahat. Depende sa kanya yun eh. Paibasa po, fear thou, get ready, go. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ganda, di ba? Ang ganda ng ano ng Bible eh. Imagine nyo, kayo yung taong yan. Okay? Wala ka ng lakas. Ano ba yung nakapagpahina sa atin? Yun yung ako, problema. Imagine nyo yung isang, ano, kunwari, isang tatay. Ang dahil mo responsibilidad sa asawa mo, sa boss mo, sa anak mo. Okay? Tapos nangihina ka na ngayon. Kasi problema pa. May sakit ka, may sakit ng anak mo, may sakit. Tapos may yung pang nangaasal sa inyo, may yung kalaban. Paano yan? Lalo lakas. Sino dito yung nanghina na? Di ba may sakit ka, lalo yung tangkaso, ganyan ang anong maramdaman mo eh. So, buti nga kami, may live kami. Kahit wala kami sakit, pwede na. Pero, importante kasi nga, pag nanghihina ka, tapos tatabaho ka pa, ano mangyayari sa'yo? Di ba? So, pag naramdaman tangkaso, di ba, kahit mga bata, parang, ano nangyayari sa katawang ko? Dati, dali, lakad lang, kayang-kaya ko yan, kahit mahaba. Lakaran, ba't ngayon hindi? Kaya pag dumating yan, ang makakatulong sa'yo, Panginoon din. Tumawag ka sa kanya, siya yung tutulong, siya yung mag-a-upload, ibig sabihin, nahawak sa'yo. Ay, lalaglag na ako, Lord, hindi. Ako, natanganan kita. Okay? Kaya sabi dyan, katuwiran. Kaya importante pa yung katuwiran. Ibig sabihin, hindi yung gusto mo lang matulungan, physically, na pera lang, and then, wala na. Kaya iba, ganun eh. Iba, hihingi ng tulong dito, ayaw na, dito naman ako. Ang mga Pilipino rin, lalo na pag ano, maaawa, kala naman, tawag doon, pag natulungan ka na, tutulungan mo na yung sarili mo, eh paano kung hindi? Amen? Kaya ang Panginoon ang ano, hingi natin tulong, di ka mapapahiya. Pero according to His righteousness. Next, Isaiah pa rin. Ayoko madaliin po ito kasi ang ganda ng material natin. Sa 9, ako naman, behold, the Lord God will help me. Who is he that shall condemn me? Lo, they all wax old as a garment, the moth shall eat them up. O, isa-isay natin ha. May mga kalaban daw. Kunwari ako, sino bang kalaban ko? Bilang pastor. Siyempre, mga kulto, kahit yung ibang mga pastor na baptist din, pero mahina. Diba? Sigaw pa yung mga kalabanin. Ano pa? Yung kalaban ko, minsan, siyempre, kahit mga kawitbahay natin magalit ngayon, okay-okay yung ano eh. Medyo nakikilala tayo dito. Pero imagine, lalo na bago tayo, di ba? Pinapatugtog. Sino ba yan? Oh. So, pero sabi dito, kahit may kalaban ka, sabi niyan, ang Diyos ang tutulong sa akin, sinong magkocondemn sa akin? Naintindihan niyo ba yun? Parang yung verse sa New Testament, sabi doon, if God before us, who can be against us? Subukan nila, pero hindi nila kayanin. E sabi dyan, lo, they shall all wax old as a garment. Ibig sabihin, lalo dati ngayon, makitibay na yung mga damit ngayon. Mayroon akong damit, napamahan ako pa eh. Diba? Nagamit mo ba yun? Hindi pa naisira yun ba? Hindi ko alam bakit. Pero maganda, diba? Nagsawa na lang ako. Pero yung mga panahon dati, yung damit na naisira yan. Okay? So, ganun daw yung mga kalaban mo. Pag yan ay kinalabang ka tapos nasa Panginoon ka, yung Diyos tumutulong sa'yo. Amen? Imagine mo kunwari, ano mo sa business, kalaban mo sa business. Kunwari, puro ganun kasi yung sa Facebook, di ba? Yung ano, magkatabi.
Kano ba yan? Di binabaan. Alam niya yan. Point ko na yan. Ito, kailangan ko ng tulong dito. Madadaan. Gusto mong pastora? Gusto mong pastora nun eh. Sana ako sa yan, nag-competition ng business. So, yung balita ngayon, yun ko lang ano yung big tech. Pero sa business, pag may kinalabang ka, ano pwedeng gawin sa'yo? Yun nga, kinompetition ka, di ba? Kaya itong SM daw, dami daw pinatay niya, maraming ano yan, galit dyan eh. Kasi dati may bumibili sa kanila, yan, ba't ka papunta dyan kung may SM, di ba? So, pero pag Panginoon ang tutulong sa'yo, kaya ka bang competition ng SM? Pag ang Diyos ang katulong mo? Hindi rin. Okay? Sila yung matatalo, sila yung tatanda na dyan, sila yung masisira. Yan yung sabi dyan. Okay? Gusto kong makalrelate yung mga bata eh. So, ganyan yan. Nangyayari, minsan may kalabang ka, i-condemn ka, pero pagkasama ang Panginoon, sila yung talo. Okay? Ganoon na lang. Next is Hebrews 13, kasi maraming points dito. Gusto kong daanan natin lahat. Last, dito sa New Testament na magandang mga verses na ang Diyos ang katulong at tutulong sa atin. Memory verse natin. Ready, go. Sino may katulong dito sa bahay? Wala, yun, tayo yung katulong. Pero yung mga mayamang ganun yan, di ba? May helper sila. Pero imagine mo ang helper mo, ang Diyos. Di ba? Kaya na, inutusan mo yung helper mo. Oh, maglinis ka naman dito. Kahit gano'ng kasipag at magaling nga. Oh, ang galing nga. Ito rin. Sige po, ma'am. Hindi ganun. Galing! Ito din! Kaya mo bang, ano, magpintero? Hindi na kaya yun. Pero, imagine mo, ang Diyos ang tumutulong sa iyo sa lahat ng bagay. So ngayon, yung mga bagay na yan, siyempre tutulungan ka, obviously hindi ang Diyos ang maglilinis ng CR niya. Kaya nga kami dati, tuwa ako dito, nung ano, tatlo CR natin, oh, ganda. Yung palang, hirap palang maglinis. Eh, luma pa yung gamit. Hindi ka masikaso. So kaya, yan, salamat. Dati, naalala ko si Bad, tinulungan ako mag-tiles dyan. So, natuto rin ako. Pero in the end, maganda ang Panginoon nagtutulong sa'yo. Amen? Lalo na sabi dito, I will not fear what man shall do unto me. So, may mga panahon na itong ginagawa natin po, no? Kasi sa mga, yung iniwasan ngayon ng mga pastor, yung ano eh, yung false doctrine na labanan. Yung napansin ko, ibig sabihin, ay sige, magtuto lang tayo ng totoo, bayaan mo silang mali. Ang problema doon, pag namamayagpag yung mali, lalong nalaki yung trabaho natin, hinahayaan mo lang sila. Katulad ngayon, yung ilasagot ko ngayon, yung pati Katolik ngayon, tumitira na sa social media, alam nyo ba? Ngayon, halos dati ha, halos hindi na sila sumasakay dyan, kasi nga, konting banat lang nila, alam nila, mali sila eh. Di ba, kahit sa ang angulo, mali yan. Katolik, ang daling, i-debunk, ang daling, ano, kasi nga, ang dami lang ginagawang mali, malinaw na mali. Pero ngayon, mabanat na rin. Intindi, no? So, anyway, so yung mga yan, kailangan natin labanan yan. Pag hindi mo nilabanan yan, kawawa yung tao. Yung tao, kala nila, okay lang pala, okay. Ito mo, may paliwanag naman pala yung Catholic, eh. Anong sinasabi niyo, ano, masama yung rebulto? Hindi naman pala masama yun, sabi, hindi naman na sinasamba yun, eh. So, nagkaroon sila ngayon ng excuse na hindi umalis doon, sa kulto na yun. Ano mangyayari sa atin? At sa mga tao, especially, eh tayo, alam natin yung katotohanan. Ang mangyayari sa tao, hindi mo nilabanan yung false doctrine. Na hindi mo sinubukan. Madalas kasi, takot ka lang, yun ang totoo. Amen? Pag nag-ano mo dyan, baka i-bash ako. Alam mo naman, sikat ka. Hayaan mo lang sila. Kaya nga, tinuturoan ko rin kayo. Alam nyo kung marami tayo. Amen? O, sino yung babash nila? Kung kalat na kalat yung katotohanan, for example, di ba? Ganun sa iglesia ni Manalo, ganun sa iglesia ni Soriano. Kung alam niyo yung katotohanan, hindi lang isa-isa lang yung bumabanat, ang dami. Hindi ka lang kaya i-block. Ano ba? Block ko lahat to. Amen? Ganun sa vaccine na yan, di ba? The more na maraming
lumalaban, mahihirapan sila. Kaya ngayon, parang ito yung sinasabi dito eh. Pag ang Diyos ang orari, tinuro mo yung katotohanan, natutunan ng maraming tao. At yung ibang katotohanan, minsan mahirap intindihin. Kaya nga hingi tayo ng tulong sa Diyos. Okay? So, sabihin ko na sa inyo din, yung bakuna, naghahanda na naman sila. Second wave. Hinahanda na nila yung mga bansa. Paano mapipilit nila yung tao kung pabakuna unlimited? So, hindi umubra yung panluloko nila kasi daling mo eh. Kala ko ba totoo yan? Kala ko ba pag nagpabakuna ka, hindi na kailangan na. Sige, sabihin nyo. So, ngayon yung mga tao nagtatanong na. Ngayon, ang ginagawa nila, pinapasok nila yung mga batas ng bawat state. Hinahanda nila, dito sa Pilipinas, ganun ginagawa nila na isa sa batas na pag nasuspechan ka lang na may sakit, suspechan pa lang yun, ha, ilalockdown ka na. Paig ba kayo nun? Nangyari na ngayon, di ba? Nangyari na yun. Kaya asal na asal yung ano, wala naman ako sakit eh. Kaso, di ba, ang tawag dito? Anong tawag dito sa, sinuhulang kayo eh, di ba? Kaya iba, oh, meron akong COVID. O sige, ito yung pera. Oh, ganun pala yun. Hindi nilang kayang gawin forever yun. Kaya ngayon, gusto nila magkaroon sila ng kapangyarihan dahil papasa yung batas na yan, patay tayo ngayon. Ngayon, eh paano ang katulong natin ng Panginoon? Mag-pray tayo, i-disseminate that information na tama, na according sa word of God, na totoo naman na ano, sa Bible kasi alam na natin yan, kaya karamihan ng Kristiyanong, mga nakikita kong Kristiyano yung mga nag-go-go against dyan. Bakit? Kasi nakita sabi sa Bible, darating yung panahon na may mga kapangyarihan na gagawin yan. Susubukan nilang i-control yung pera, di ba? Yung religion. So ngayon, sinong kumukontra dyan? Yung mga Kristiyano. Now, kung yung mga Kristiyano na yan, napakahihina na, wala nang tiwala sa Bible, sinong lalapit dyan? Sinong lalaban dyan? Pakunti ng pakunti, mas mahirapan tayo. Kaya sabi ko dito, huwag kayong matakot ngayon pa lang. Amen? Eh, huwag kang magsabi ng masama sa bakla. Eh, alam mo ba na may commercial pa nga na ganyan-ganyan. Pati si preacher ganyan, sabi ganyan. Eh, hindi nung sa Bible, galit ang Diyos sa bakla. Anong gagawin mo? Eh, baka ako eh, ano nila, baka, alam mo na, ball jack nila ako. Alam niyo yung ball jack? Black ball. Ibig sabihin, ikaw yung pag-iisahan ka. Kesyo ganyan kasi, bawal yan, ha? Huwag nung galit sa bakla. Eh, kahit ginasabi ng salita. So, ang nag-intimidate lang sa atin, sinasabi daw, takot! Kahit alam mong tama ka, pag takot ka, hindi ka kukilos. Kaya sinasabi natin dito, pag ang Diyos ang tumutulong sa iyo, siyang tutulong at katulong mo, at talagang tutulong sa iyo, eh ba't din lang siya gumawa lahat? No? Hindi pwede yun. Ang Diyos, tutulungan ka lang. Kung siya ang gagawa ng lahat, para mga Calvinist, di ba, sabi nila, ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang magbibigay ng faith, at magkakaroon, siya ang magliligtas sa iyo. Di wala ka nang ginawa. Hindi gano'n ang Diyos. So sa kaligtasan, sa ibang bagay, tumutulong lang siya. Pwede niyang gawin lahat siya, pero hindi nga gano'n ang ginagawa niya, hindi nga gano'n ang rules. Amen? Kaya yung mga bata, katulog ngayon, nag-aaral na tayo. Ako, tinutulungan ko lang kayo. Unti-unti, pinapaliwanag ko, binibreakdown ko yung katuwiran, katotohanan. Para sa inyo, ginagawa ko simple. Eh, paano kung hindi ka nakikinig? Eh, kahit simpleng-simple na yun, wala pa rin. Simpleng-simple na. 1 plus 1. Ilan? Ano daw? Hindi ka nakikinig eh. Tutulungan ka lang ng Panginoon. Tandaan niyo yan. At na ibang tao, pero pag ayaw mo talaga, bahala ka na dyan. Ganun ang prinsipyo. Kaya ngayon, dito, ang Diyos ang tagapagligtas even at ang tutulong sa atin. Huwag ka takot. Amen? Pag alam mo ang Diyos ang tutulong sa'yo, dapat malakas ang loob mo. Amen? Amen. Wala na si Brian. Siya laging ano ko, illustration, di ba? Ngayon, dito si Edgy. Di ba yan? Nakita si Edgy. Kunwari si Julia. Kunwari, naasal siya ng mga classmate niya. Takot-takot siya. Kutosan kita dyan eh. Ay, wag po. Nakaisip si Julia, okay, hindi ako malaki, pero yung, ang tawag sa kanya, tito na, kuya ko, yung aking, bayaw. May bayaw ako. Kapulit nitong mga to, daling ko nga si Kuya Edgy dyan. Kasing lalaki niya, no? Oh, malakas ba si Julia?
Hindi, pero mayroon siyang helper. Ayan, naitindihan niya na mga bata. Tayo ka nga, bad. Makita ka. Ayan, tayo. Ayan, o. Oh. Higante. Ha? Ano, tatakot ka pa? Mahina ako eh, kasi yung helper mo, laki. Diba? So, ganun gusto kong maintindihan natin, mga bata, mga kapatid. Pag ang tutulong sa'yo ang Diyos, takot lahat yan. Hindi ka rin dapat takot. Ngayon yung iba nga, mga pastor, ganyan, takot. Ayaw natin sagayin yung mga bakla. Eh, kasi, ano yan, nasa batas na nga yan eh. Hindi pa nga eh, actually, wala pa nga. Pero mangyayari yung pag syunga-syunga tayo, mga Pilipino. Amen? Lalo mga pastor, mga tanga-tanga, alam na nasa panig ka ng Diyos, ikaw'y takot. So, hindi mangyayari yan kung ngayon kalalaban, and then, yung tulong ng Diyos ngayon, maaasahan mo yun. Hindihan ba? E paano pastor, hindi ka natakot dyan, sabihan ang ganyan. Hindi sabihan mo yung sinabi ng Diyos. Eh, hindi sila niniwala sa Diyos. Hindi mo sila maniwala. O sinong talo doon? Kailangan may paliwanag pa rin sila. Naintindihan niyo ba yun? Eh, ito, hindi naman niniwala dyan. Anong paliwanag mo? Sige nga. Hindi pwedeng gawing excuse hindi ka niniwala. Kasi pag sinabi mong walang Diyos, may kapalit yun. Sinong gumawa lahat kung walang Diyos? Sige nga. Andyan na yun dati pa. Paano nangyari yun? Ang prinsipyo natin, lahat ng ginawa, may gumawa. Amen? Okay, siya magmumukhang tanga. Kaya yung sabihin nito, kaya mga bata, ganito lang sila, yung mga mamihiyain kayo. Pero pag tumalino kayo, naku, pambihira. Si Joseph, mahihiyain yun, di ba? Pabili po. Pero kung alam mo yung nangyayari sa mundo, pambihira. Hindi ka na mag-iayan pa, pero hindi ka nahihiya. Amen? Tuloy natin. So ito po yung mga example natin na napaganda mga verse. Ang Diyos ang tumutulong sa'yo. Hindi ka takot. Sabi dyan, walang pakilang kung sinong lalaban sa'yo. And then, sinabi kanina, I will uphold thee. Okay? Huwag kang matakot. Kahit mahirap ka, ang Diyos ang tagapagligtas mo. And then, ganun din, siya yung iyong lakas. Okay? So, this time, may time pa ba ako? Ilang minutes na ako? 54. 50 lang. Mga 20 pa, okay lang ba? Hindi. Eh, mga 20. Lunch naman kayo, okay? Talaga. Ah, sige, next naman is... Lumakas na ako, nagka-copy na ako eh. Blessing as help. Okay, mga points lang po ito ha. Ang pag may tumulong sa'yo, di ba sabi mo, blessing. Madalas ang iniisip natin, pera lang, totoo naman yun. Di ba? Dulad ng iba sa inyo, may blessing bigla. Ingit ako sa inyo eh. Kaya minsan ako na lang, sarili ko lang bangko ang ha? Daling ko kaya, no? Anyway, sabi dyan, pakibasa ko, ready, go. Even by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the lip that lieth under, blessings of the breast and of the womb. Ano yung blessing of the breast and the womb? Very good, no? So, alam nyo ba yung Japan daw ngayon, tsaka China, kaya pag ganyan daw? Kasi, pinapatay nila yung tao nila, pinagbawalan nilang mag-anak at diniscourage sila mag-anak. Amen? Kaya si Ate Marge, may pag-asa to sa buhay. Ang daming anak eh. Amen? Kung matino. Di ba? Ako nga, nag-iisip pa eh. Oo. Oh, habang nasa amdong, sabi ko tuloy. Kasi sabi dyan, ang tulong daw ay blessing. Nakita nyo ba yun? Ang Diyos ang tutulong sa'yo, siya ang magbe-bless sa'yo. Amen. So again, yung iba nga, katulad nung nari, nalugi ka sa business. Nari, ano, nagkamali ka talaga. Anong tulong na pwede? Pwede din pera or... Yun yan, blessing ibig sabihin, kahit nalugi ka, kung tuloy-tuloy yung blessing, yung problema mo, maano lang yan, ma-offset, di ba? So, ganun yan. Maikli lang to, ibig sabihin lang, ang blessing, nakakatulong. Obvious ba? Yes. Gusto ko lang i-iterate na pag bine-bless ka ng Diyos, natutulungan ka, okay? And then,
ang help is nakakabuti sa atin. Parang mga obvious to eh. Pero tingnan natin. Ito yung sabi sa... Okay, basa po 1 Chronicles 5:20. Ready, go. Yun, okay. So, ang kwento po dyan, of course, maraming kalaban ng Israel. Parang tayo. So, isang nabanggit dyan, yung mga Hagarites. Hindi nyo alam yon. Sino ba yung Hagarites? Sino ba si Hagar? Yan. So, iniban lang niya, no? Ang tinukoy niya yung nanay. But still, itong mga Ishmaelite na to, sa kwento dito, nung time na nagtiwala yung Israel sa Diyos, ano daw, tinulungan sila. Amen? At nung gusto ko ano dito. So nung tinulungan sila kahit di sila ganun kalakas, ano, parang yung kanina kay Julia, kay Edgy, si ganun kalakas, pero pag tinulungan siya, yun ang the best para sa kanya. Yan, so for they cried to God in the battle. So talo na sila, pero humingi silang tulong sa Diyos, tinulungan sila, ay nanalo. Okay? So, yung best case scenario sa atin, lalo pag tayo ay nga, mahina at kailangan din tulong. Yun lang gusto ko sabihin. So, ang Diyos ang nagliligtas. Yun ang gusto ko sabihin doon. Amen? Ano pa? Pwede natin ganun yan. Anyway, tuloy natin. Next is, sino yung magandang katulong natin? Yung pinaka, yung basic na nagtutulong sa atin dapat. Sinong klaseng tao? Servant of God. So, pero basic dyan, kahit mga unbeliever wala sa church, di ba yung kapamilya natin? Kaya kilala nyo to, si Genesis 2, si Adam and Eve. Sabi dito, and the Lord God said it's not good that a man should be alone. So, magaling si Adam, kaya niyang gawin halos lahat. Kaya sabi dyan, may mga bagay siya hindi kaya gawin. So, kaya daw, ginawa ngayon yung babae para katulong. Pastor, sabihin nyo, parang nababa mo yung babae. Yun ang sabi, help meet for him. Help, help, help. Pero hindi mababa yan. Sabi kasi, help meet, sakto. Yun ang kailangan niya. Amen? Amen. So, wala sabihin kasi nga, yung mga pinag-play natin, mayroon ganun. Pag hindi nyo naintindihan niya na yung babae, kailangan tulungan. Yun ang perfect ideal na setup sa pamilya. Amen? So, okay naman magaling yung babae, pero... Pag nagsatawa na yan, ano mangyayari? Salit magtulungan, nagsatawan, di ba? Matulad itong bagong asal natin. Mayroon malakas si AJ. Mayroon malakas si Celine eh. Ilala ko yan eh. Oo. Hindi, mas malakas ako. Alam mo ba? Salit na magtulungan, walang nangyayari. Kaya sabi dito, sino tumulong kay Adam? Ang Diyos din. Hindi naman niya kayang gumawa ng babae. So, yung mga hayop na gamit niya. Kaso, ang meat para sa kanya, yung makakatulong sa kanya, sa kanyang kahinaan, babae. Okay? So, ganun lang ang lesson dito. Dito man tayo sa Genesis 2:20 naman. Sabi dito, and Adam gave names to all the cattle and to all the fowl of the air and every beast of the field. But, for Adam, there was not found an help meat for him. So, meron na siya mga, ano eh, katulong, mga hayop. Kung magaling ka, gagamitin mo yung hayop para sa mga bagay na hindi mo kaya o kahit kaya mo, para mas mabilis, di ba? Pag taga-karga, taga-araro, yung mga ano eh. Pero wala pa rin. So, sinong tumulong sa kanya? Ang Diyos na naman. So, ang gusto ko sabihin dito po, ang maganda mga katulong natin hanggat maaari po yung ating mga kamag-anak at kaibigan. Yan po yan. Sabi rin sa Bible, nakalimutan ko na ilagay dito, pero sabi doon, may kailangan daw yung inyong nanay, matanda na. Sino yung tutulong dyan? Diba? Tinulungan ka dati, nakikinig ba yung mga anak? Bata. Tinulungan ka dati, pinalaki ka, sino tutulong dyan? Hayaan mo bang puputa ba kung saan-saan yan? Kaya mo namang tulungan? Sabi sa Bible, let piety at home. Ang kaibig sabihin, let them, alamutan ko basta,
sila yung tumulong muna. Ngayon yung church tumutulong din, pero dapat yung kamag-anak muna. Amen? Ang problema nga niyan, pag kamag-anak mo mismo, hindi mo ka, hindi mo katulong. Ibig sabihin, galit sa'yo. So, kaya yung magtatanong yung ibang tao, mag-isinungaling ka na, ba't di ka tinulungan ng ano, meron kang ganyan, ang kamag-anak ang milyonaryo pala, ba't di ka tinulungan? Siyempre, tataka na tao, di ba? Ang gusto ko dyan, sabihin lang, pagdating sa tulungan, yung mga kamag-anak at kaibigan natin, nagbigay din naman ng Diyos. Okay, next. Basta ba? 5 minutes. Exodus 18 po. And the name of the other was Eliezer, for the God of my father said he was mine help and delivered me from the sword of Pharaoh. So, sino yan? Si Moses. So, anong pangalan ng ilan ang anak ni Moses? Sino yan? Si? At saka si? Gershom, yan. So, pinangalanan lang niya na Gershom tsaka Eliezer. Pero ang ibig sabihin pala nun, ay tinulungan siya ng Diyos. So, alam niyo na nangyari kay Moses, di ba? Tumakas siya. Anong nangyari sa kanya? Kaya tinulungan siya ng Diyos, bandang huli, ay yun, kinupkup siya noong kanyang tatay niya, father-in-law, binigyan pa siya ng asawa, then trabaho. So, ganun po yun. So, ang gusto kong sabihin dito, pag may trouble ka ba, sinong tutulong sa'yo? Ang Diyos. Amen? So, yun, tumawag ka sa kanya, wag mga bata especially, yung magmamatigas kayo na, hindi ko kailangan ng tulong. Nako. Lalo na pag nararamdaman mo na kailangan mong tulong, hindi mo alam to, kailangan mong tulong dito, ito yung pwede mangyari sa'yo pag wala tumulong sa'yo. Humingi ka na ng tulong. Okay, then dito natin tapusin. Help the brethren. Ito na. Hindi tayo magtapos. So, pag may kailangan yung kapatid mo, tutulungan mo ba? Oo. Oh. Tutulungan nyo ba? Oo. Oh. Tutulungan nyo ba? Asan naman yung Joshua? Okay. Ito po yung sabi dito. Alam nyo ba yung nangyari naman kay Joshua at kay Moses? Alam nyo, namatay na si Moses. Diba? So, una na lang nasakop dito sa bandang dito eh. Diba? Kasi pag gumanon yung daan nila dito sa Egypt, dito yung East, syempre, gumanon sila. So, nasakop nila yung part na to. Nagustuhan ni ano, yung half of Manasseh at saka si, ano ba yan? Reuben ba or ano? Reuben and half of Manasseh. At saka yung isa pa? God. Okay, ang ganda nito, dito na kami. Okay, okay na sa kanila doon. Eh, yung mga kapatid nyo, wala pang inheritance, wala pa silang lupa. Doon ang sabi ng Diyos, doon tayo. Okay? Sakupin din natin yun. Kaya sabi ni Joshua, nangako po to, mga Reubenites, at saka Gadites, saka, tingnan natin ha, yan, tama, Reubenites, Gadites, and half of Manasseh. Nangako sila, okay, sa amin yan, gusto niya yan, ha? Marami kasing, parang sa alaala, ang konti na yung ano eh, no? Pang pasture. Pero meron pa rin, di ba? Ang hirap pag wala kang land na saan igagala mo yung ano. So nakita nila, yung marami kaming cattle, dito namin gusto. Okay, pero sabi ni Joshua, tsaka ni Moses, tulungan nyo yung kapatid nyo. Alam nga naman meron na kayo, yung ibang kapatid nyo, bahala na kayo dyan. Kaya sabi dyan, your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave to you on the side of Jordan. But he shall pass before your brethren armed, almighty man of valor, and tulungan nyo naman kasi meron na kayo eh. Dito na lang kami, hindi. Nung ano, tinulungan ka nila dyan eh, di ba? Alam nyo naman, lahat pull force sila doon, tinulungan sila. Ngayon, anong gagawin nila? Eh, meron na sila. Tulungan naman nila yung wala. So, ang lesson sa atin, mamaya na pala. Tabusin nga muna kay Samuel naman. 1 Samuel 11. 9. Sino naman to? Sino to? Ready, go. Ano, sorry. Sino to?
si Saul. Okay, bagong hari si Saul. Maganda kaya lang yung mga bagong presidente natin, laging paano yan, di ba? Pero ito, ano, maganda pa yung spirito ni Saul nung panahon na to. So, merong ano dito, mga taga-Gibea. Okay? May kalaban yung taga-Gibea. Si Gibea po, ito yung part na parang hindi Israel, pero andun pa rin. Andun pa rin sa kanilang vicinity. Okay? So, humingi ng tulong ngayon kay Saul. Kasi siya yung bagong hari. Anong gagawin ni Saul? Madalas tayo pag ganun, patulungan nyo naman kami. Problema kami dito eh. Pag ayaw mong makialam, at kasi nga may sarili kong problema, in a way, parang ano yun, di ba? Understandable. Pero hindi eh. Kaya maganda dito, tingnan nyo dito, sabi dito sa 6, and the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings. His anger was kindled greatly. So yan, sinasabi natin ha, hindi masama minsan yung magalit. For example dito, yan, si Rain niya, di ba sabi, may gugulpi raw sa kanya. Sabihin mo sa akin, gulpi. Ha? Naasar ako nun eh. Ano, kanila ba to? Amen? Amen. Kaya sino bang ano siya, sabihin niyo na sa akin, di ako ano, pero tutulungan ko kayo. Kunwari dito, si Rosan po, wala na rin makain. Kunwari lang. Sabihin nyo lang. Amen? Kaysa naman, hindi kayo humingi ng tulong. Sabi ito, kaya yung spirito daw ng Diyos, napunta kay Saul, may magagawa si Saul eh. So, nag-decide siya ngayon, nagalit siya kasi, bakit mo sasakupin yan? Mayroon naman kayo sariling ganyan. Nagalit si Saul, bandang huli, kaya sabi sa ating text, sabi dyan, and they said, kaya sige, basahin nyo na, ready, go. And they said, ayun. So, ngayon, alam nila, talo tayo dito pag wala tayong tulong. Pero, anong ginawa ni Saul? Siya lang ba yung gumawa? Tulungan lang. Nakita niyo yun? So, tutulungan lang kayo. Hindi naman buong Israel, lalagay ko dyan. Tulong lang. Pero, gusto ko sabihin dito, kamaya pa, pala rin sa akin, ito yung ating last na topic. Kanina, si Joshua, sabi niya sa mga Gadites, Rubenites, and Manasseh, tulungan niyo kapatid niyo. Dito naman, tulungan niyo itong mga taga Jabesh and mga Gibea. 2 Samuel 10 11. Sino naman to? Ito yung famous battle na si David na yan. So may mga general si David, magkakapatid dyan eh. Si Joab, sino yan? Si Abishai, and then alimutan ka isa namatay, di ba? Pero isa sa mga pinakamataas dyan, si Joab, okay? And then si Abishai. Ngayon, yung panahon na to, dalawa yung kalaban niya. Isa sa north, isa sa south. So, anong sabi niya? Ang gagawin natin dito? So, sabi niya, and he said, if the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me. If the children of Ammon be too strong for thee, then I will help thee. Simple lang, di ba? So, gawin niyo yung dapat niyong gawin, yung kaya niyong gawin, may paglabang kayo, masundalo kayo eh. Pero pag sobra na yung lakas ng kalaban niyo, tutulungan kita. Pag ganun din naman ako, medyo tansyahan kasi yan eh. Nagkataon, napakalakas pala nito, kala na kaya yun eh. Tutulungan ka niya. Ganun lang kasimple yan. So, ang point natin dito, tulungan niyo yung kapatid niyo. Amen? Ito, literal lang magkapatid yan, pero taga-Juda yan. At taga-Israel. So, tulungan tayo. Amen? Kunwari, ano ba? Yun nga, sa math. Yung isang magaling sa math is science. O, sige, tulungan kita. Ang hirap ng module mo eh. Huwag ikaw gagawa, ah. Tulong lang eh. Yan yung nag-usapan natin ngayon. Huwag ikaw gagawa, ah. Mahirap ka. O, sige, sample lang kita. Ano bang hindi mo naintindihan dyan, tinuruan mo. Natulungan mo na siya ngayon. Ay, ako, may problema rin ako dito sa science. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba yung mga ano? Madalas music naman. Ayan, may talent yung iba dyan eh. Tulungan mo naman ako dito. At tutulungan din kita sa ibang bagay. Amen? Ganun tayo sa church. Ako po, anong kaya ko yung tulong sa inyo? Salamat at kahit paano, nagpala kami. Amen?
So may mga bagay na kaya ko kayong tulungan. Amen? Hindi lahat. Lalo mo kayo sabay-sabay. Amen? Pero may mga matutulong din kayo sa akin. Ano naman matutulong niyo sa akin? Meron ba? Len, ano naman matutulong mo sa akin? Ha? Gulat. Kailangan mo ng tulong? Alala ko yung ano, tanglad eh. Iba natuyo. So, ano pa? Ikaw, EJ, may matulong ka ba sa akin? Wala na, pastor eh. Meron. Lagi siya sabi sa inyo, parang si DM nga, no? In-observe niya yung mga bata doon yung kailangan. Sinabi niya sa akin, solve yun. Sabi, alam ko na gagawin ko, sina ito, sina dalawa. Kaibigan yan eh. Mag-soul winning sila doon. So, ang ganda ng ano natin, hindi na ako mga ngapa. Alam ko na yung pagpunta namin doon. Nung nagtutulungan pa kami nung una eh. Kasi nga, tinutulungan ko siya eh. Amen? O, kung ikaw nauna dyan, pakilala mo naman ako. Amen? At ang si Juliana, ganun din. So, di pa ako magaling mag-soul winning pastor eh. Ah, kaya ko yan. Pero, itaniman muna. Diba? Pag-pray mo, saka taniman muna. Okay? Huwag mo silang aawain na ano. Pero, makurious lang, parang yung sinasabi mo nung isang araw, di ba? Ano ba yun? Hindi, yung may kaibigan kasi ito na, ano eh. So, pag-pray mo lang, and then, pwede ka tang tulungan. Ang tulong nyo naman sa akin, bigyan nyo ako ng mga prospect. Kung maayos yung patutuon nyo, katulad ni Brother Jess, di ba? Kaya mabunga dun sa Lagundi, di ba? Una, yung tinulungan natin doon, wala na eh. Ah, masama rin ang loob ko doon. Pero, naisip ko, ano bang kulang? Wala na eh. But still, dahil maganda yung patutuon nila doon, tinutulungan nila. Amen? So, madaling ano. So, natulungan nila ako sa pastor, di ba? Kahit sunduin ko lang, walang problema. Gising lang mo maaga eh. Yun lang pala eh, di ba? Ano pa? Kayo, ito, Regine, tulungan mo ako kay Nadine, ha? Sabi mo, pasto, tuloy. Ate Nadine, miss na miss ka na doon sa church. Wala naman palang problema, ay pasto, eh, kahit nag-absent kayo ng matagal, eh. Siguro naman tayo dito, eh. Amen? Ganda yung mga magulang yun, nasyara na namin, si Ate Lady mo, di ba? Ang ganda ng ano ni Ate Lady mo dati, spirito, eh. Gusto niya talagang pumunta dito, kaya pinaloob namin doon, sinira namin yung nanay mo. Kasi nga, kahit yung iba dito, nasyara namin, tapos masama pa yung ano sa akin, yung iba dito, sabi dito, eh, yung anak ko, naging ano, ganyan na. Sinong gumawa na, ako? So, balik tayo dito. So, pwede ba tulungan yung kapatid nyo? Nakita nyo yung isang kapatid nyo, hirap sa math, hirap sa, ano man yan, sa business, hirap sa ano, ano pa? Sa nahirapan? Sa love life? Nahirapan ba kayo dyan? Matasang ko kayo. Saan? So kahit saan yan, tulungan nyo yung kapatid nyo. Kasi kapatid nyo yan, imagine nyo ganito ha. Pag yung kapatid nyo nahirapan, sinong may hirapan? Bandang huli. Magulang mo, damay ka dyan. Hindi nyo? So kaya tulungan po yan. Kaya yung mga maayos na pamilya, ganyan po yan eh. Tulungan yan. Ang gagawin nila, yung panganay, konting basta makapagtrabaho, di ba? Alam niyo yan eh. Okay, madamot. Tulungan niyo yung kapatid niyo mas maliit, eh mas matalino pala sa inyo, pag-aralin niyo, di ba? Pag nakita mong ganun. O ngayon, pag, di ba, yung mga kapitbahay kong ganun, nakita ko yun eh. Yung iba, ganun na. Minsan yung mga bunsong, ano eh, magagaling. So, pinag-aral, bandang huli, sila yung tutulong sa panganay. Di ba? Ganun yun. So, pwede ba tulungan niyo yung mga kapatid? Ano pa? Dito tayo matapos. Yan, sa soul winning. Yung, ano pa? Anong problema niya dyan? Kasi tapusin ko na nga. Kasi basta, yun lang. So, tapusin na natin to. Next time, tapusin po natin to. Maraming pang bagay ito. Maraming time points. At para magkatulungan tayo. Amen? Let's pray, Lord. Ay, salamat po, Lord, sa inyong mga mensahe ng inang araw. I-pray sa series na ito, Panginoon, na magkatulungan din kami. Makita namin yung proper way to help others. And ganun din, kung kailangan namin tulong, huwag kami mahiya. Gawin din namin available at sabi natin worthy yung aming sarili para kami po ay matulungan at patulungan niyo sa inyo para nagagaling yan. I pray kayo po nga tutulong sa bawat isa. Inang po, Lord, kayo manulati. At bless ka rin po ang aming kakainin.
Ang activities po ngayong hapon, Panginoon, ang service, soul winning, film showing, practice, Panginoon. Kaya manunati, in Jesus' name we pray. Amen.